mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panic sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa, sa mga siwang ng tahanan, at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mga gat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerteng bagay at kapaki-pakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamiting pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam. Dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Weaver ants, green ants, ay kupila o mas kilalangan natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito, sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na 100 pugad o bahayan sa mga puno sa gubat. Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang maliliit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Kapaki-pakinabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas, sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito? Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul nga ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan, at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamitin panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan, ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay ibalot sa pulang pouch at parating dalhin at gamiting panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka rin makukuhang mutya o perlas buhat dito? Na kung magtangan ka ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sayo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga.
mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay. Tulad na nga lamang ng Brazilian wandering spider na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman, lalo na nga ng mga kabataan. At siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mo ngang makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay ng bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin ng lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabilang nga sa order ng mga Araneae, ang isang air-breathing arthropods na mayroong 8 mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop o insektong ito ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica. Mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba. Sa iba-iba nitong hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagamba rin ay simbolo ng pagiging matiyaga at mahinahon. Sapagkat sa kanilang ang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang laki nga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ito man ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaroroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga solidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka-bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Nakakita ka na ba ng palaka? Partikular na ang uri ng palaka na kung tawagin nga ay Hawaiian frog o toad sa Ingles. Batid mo ba na ang hayop na ito ay hindi lamang nakatutulong upang mabalanse ang ating ecosystem o ang ating kapaligiran, sapagkat maging ito man ay nagtataglay ng mga agimat, bertud at mga talisman. Halika at baka minsan mo na itong natagpuan. Hello, what's up? Your best here.
Sa videong ito ay ating alamin kung ano nga ba ang mga kakayahang taglay ng bertud na pawang sa mga klase ng palakang ito lamang makukuha at kung saan mo nga ba ito maaaring matagpuan. Hawaiian Frog o Palaka. Isang uri ng hayop na kabilang sa pamilya ng mga Buffonidae na kilalang nagtataglay ng mga madudulas na katawan, maikling mga binti at baku-bakong likuran. Bagaman mayroong pagkakaiba ang toad sa mga palaka, subalit sila naman ay nasa iisang kategorya lamang. At ang toad o Hawaiian frog kung tawagin sa mga probinsya ang ating pag-uusapan. Maaaring naalala mo pa nga ang bili ng mga matatanda na huwag na huwag mong paglalaruan ang mga palakang ito sapagkat maaari kang masalinan ng mga kulugo buhat sa balat nito. Subalit, hindi po iyan totoo dahil ang mga kulugo sa likod ng palaka ay ang isang humps na pumoprotekta sa kanilang mga paratoid glands at wala itong kinalaman sa mga kulugo na meron ang tao. Madalas nagpaparami ang mga palakang ito sa mga lawa at mga sapa. Subalit, kadalasan silang naninirahan sa mga mamasamasang kagubatan. Alam nyo ba na sa tuwing maghahanap sila ng mapapangasawa o sa panahon ng kanilang pagpaparami ay hindi nila pinapatulan ang kanilang mga kapatid o mga kapamilya? Iyan ay sa pamamagitan ng pagkilala nila sa mga tunog o mga huni o mga vocalization ng mga kapatid nilang lalaki. Hindi ba't nakakabilib ang kanilang mga abilidad? Bagamat ang ilang uri ng palaka ay kinakain, subalit ang Hawaiian frog na ito ay hindi isa sa mga kinakaing uri ng palaka. Subalit ito naman ay pinaniniwala ang nagtataglay o nag-iingat ng isang klase ng bertud o mutya, ang bertud ng palaka. Isang klase ng bitak ng mineral na maaaring makuha mo nga sa mga lugar na pinamamahayan ng mga Hawaiian frog. Ito ay may itsurang maihahalin tulad nga sa likod ng palaka. Kadalasang kulay dilaw at baku-bakong hitsura. Ito ay maaaring makita sa mga yungib ng mga malalaking puno, sa mga ugat at sa ilang mga butas ng malalaking bato. At pawang bibihira lamang kung matagpuan. Subalit, ano-ano nga ba ang gamit ng bertud na ito? Ang bertud ng mga palaka ay mainam at pinaniniwala ang maaaring makatulong sa iyo upang mapabilis ang pagbubukas ng inyong sixth sense o kamalayan. Mainam din itong pampaswerte sa mga pagninegosyo o mga kabuhayan at pantaboy ng mga masamang elemento. Bagaman limitado lamang ang kakayahan ng bertud na ito, subalit napaka-rare at napakamahal pala ng batong ito na umaabot nga kadalasan ng hanggang 75,000 piso o higit pa. Kaya kung sakaling makakita ka nito, ay huwag ka nang magdalawang isip pa at kunin mo ito sapagkat maaari mo itong gamiting koleksyon ng mga bertud at gamit mo at pwede mo ring maibenta sa mataas na halaga. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng karne ng palaka? Ano ang lasa nito? At ano naman ang tawag sa inyo ng palakang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.